Nabili ko po to guys sa halagang pinakagusto ko talagang feature ng gitara na to is meron year kung kailan ako nag-aral mag-gitara. I think... Hi guys! I'm Shaina and welcome to my channel. At gumagawa ako ng mga cover songs at vlogs na related sa music dito sa aking YouTube channel. At kung bago ka lang sa channel ko, baka pwede mo namang i-click yung subscribe button at i-ring mo na rin yung notification bell para updated ka sa mga ganitong klaseng topic. So, ang video na to guys is review ng aking legendary at pinaka-iconic na gitara na makikita nyo sa lahat ng mga cover video ko, which is Baby RJ Premium Travel Guitar. Yan po yung pangalan ng aking gitara. At itutur ko kayo kung anong meron tong gitara na to at bakit gustong gusto ko siya at feeling ko ito talaga yung gitara na bagay sa akin. Ito rin yung gitara na inire-recommend ko sa mga lady fingers dyan. Nakatulad ko na maliit lang yung kamay at nahihirapan talagang tumugtog ng gitara. Masasabi ko na itong Baby RJ Premium Travel Guitar is okay siya. Maliit lang siya guys. Sobrang liit lang niya. Ganyan siya. At sakto na to sa atin ng mga maliliit yung dalire. Kasi nga is maliit lang siya at sobrang gaan. Nabibitbit mo siya kahit saan. Hindi hassle bitbitin. Hindi katulad ng ibang malalaking mga gitara. Etong gitara ko is nabili ko nga siya sa RJ Guitar Center sa Mall of Asia. Doon ko po siya nabili last 2018. I think October 2018 ko to nabili. At meron nga akong vlog guys na nagpapalit ako ng string nung nakaraan. Kung di mo pa napanood yung video na yan, nasa description po yung link dun sa video na yon. After 2 years, pumangit na yung tunog ng gitara ko dahil nga nangalawang na yung string niya, kaya nagpalit na po ako ng string. At bago na tong string ko guys na ginagamit. Doon din po ako mismo sa RJ Guitar Center nagpa-change ng string. So ano bang meron tong gitara na to at sobrang nagustuhan ko na siya guys. Actually, first time ko lang talagang bumili ng sariling gitara nung year 2018. Pinag-ipunan ko talaga yon. Yung pinambili ko pa nun is yung sahod ko sa Telus. Nung year 2018 kasi is sa Telus po ako nag-work as a CSR. Shout out sa mga nag-work dyan sa Telus. Mabuhay kayong lahat. So yun guys, ito na yung katas nung work ko dun sa Telus. At nakabili na po ako ng sarili kong gitara nung year 2018. For almost 13 years na akong nag-gitara is first time ko nang bumili ng sariling gitara ko nun. Kasi yung pinakaunang gitara na ginamit ko, kung saan yung gitara na natuto talaga akong mag-gitara. Year 2009 guys, yung year kung kailan ako nag-aral mag-gitara. I think first year high school ata ako nun or second year high school. Kasi parang ganun. Binili pa siya ng daddy ko yung gitara na yon at diregalo niya yun sa akin. Tapos nasira yon pagkalipas ng ilang years. Yung pangalawang gitara ko is binili naman siya sa akin ng tita ko nung 18th birthday ko. Andyan pa siya guys eh. Ayun siya. Ayun. Ayan. Yan yung pangalawa kong gitara. So, 18 years old ako noon nung binili siya sa akin ng tita ko. Regalo yun sa akin guys for my 18th birthday. So, year 2014 yon, I think. At ito na nga, yung pangatlo kong gitara na ginagamit. So, yun guys, ano bang meron sa gitara na to? Weight, hindi ako sure sa exactong weight ng gitara ko guys, pero magaan lang talaga siya. And then yung height niya o yung laki niya, sukatin natin, meron akong metro dito. So, ang kanyang haba ay 86 centimeters. Yun guys, 86 centimeters. Mga 211 yung haba niya guys. So, yun nga guys, acoustic siya and made up of wood siya. Ang pinaka-material na ginamit is mahogany. Mahogany yung pinaka-ginamit na material sa kanya. And then, yun din yung sinabi sa akin ng mga expert
nung mga time na nagtatanong-tanong ako kung ano yung magandang gitara para sa akin. Kaya sinunod ko naman sila, yun na yung binili ko. And then guys, pagdating dito sa fret is meron siyang... So yan, hanggang 10 guys, 11, 12. So umaabot pa yung daliri mo dito. Pero yung iba kasi diba, medyo mahaba sila. Hindi ako sure kung ilan yung fret. Pero okay naman na sa akin yun. Kasi hindi naman ako umaabot dito eh pag nagtutugtog ako eh. Pag bake up po lang, usually umaabot ako hanggang 4th fret. Tapos mga basic chords lang din. Pero okay lang sa akin, hindi naman masyadong naging issue sa akin yung maikli nga siya at konti lang yung fret na meron sa kanya. Pinakagusto ko talagang feature ng gitara na to is meron siyang sariling tuner. Ayan. Ayan siya guys. Yan yung guitar tuner niya. So, madali na lang sa akin guys magtono ng gitara dahil meron nga siyang sariling tuner. Yun, pinaglalaroan ko na lang yung kada string hanggang sa tumapat siya sa pinaka tunog niya talaga. Kinakabisado ko lang yung Everybody Goes Dancing After Eating na acronym. Tapos ayun, dun ako nagtotono. So, try nating itono siya guys. For example guys, nasa D sharp siya. Ngayon, paglalaroan ko lang tong string, pipihit-pihitin ko lang siya hanggang sa maging letter E. Tumapat na siya sa, yan, pipihit-pihitin ko lang guys to, hanggang tumapat siya sa letter E. Ayan, so makita nyo guys, tumapat na siya sa letter E. So yan, itatapat lang natin siya sa A para matono siya guys. So A sharp. Ayan guys, so tumapat na siya sa A. And then ito naman, letter D. Tatapat lang natin siya guys sa letter D hanggang sa, ayan, matono na siya. Ayan, tapat natin to guys sa letter G. And tapat natin sa letter B. And then tapat na sa letter E. And guys, so ganun lang kadaling magtono nito. Ganun lang guys, kadaling magtono ng gitara na to. At isa pa sa nagustuhan ko sa kanya is meron siyang pang pick up or lagayan ng input jack. Meron nga siyang saksakan para kapag i-connect ko na siya sa audio interface natin or sa sound card, madali na lang ma-convert yung tunog na nagmula sa gitara papunta dun sa computer. And then kapag papalitan nyo na yung battery guys, since na malalobat nga sooner yung battery na to, dito nyo lang siya papalitan. Ayan. And 9 volts lang yung battery niya guys. Ayan. Yung rectangle na battery. 9 volts lang. Isa pa sa nagustuhan ko dito is meron nga siyang lagayan ng sling. Ayan. Itong sling. Para kung trip nyo guys tumayo, pag nagigitara kayo, is malagay nyo lang siya ng ganyan. Ayan. Tapos, tugtog na kayo. Kahit na mataya. Ayan, guys. Etong sling na to, guys, is binili ko siya separately. Sa Laser Music ko naman siya nabili. So, bibili nyo tong sling na to, guys, separately. Pero maganda is yun nga, may kabitan ng sling. So, ganyan na siya, guys, yung aking buong... Issues na na-encounter. So, for 2 years, syempre may mga issue nga akong na-encounter dito. Una nga is yung string niya. So, pagdating ng panahon, guys, is papangit yung tunog ng string, kakalawangin. Though, hindi ko naman siya masyadong ginagamit, pero yun nga, kinalawang pa rin siya. Papalitan nyo, guys, yung string niya sooner. Hindi naman siya masyadong negative impact dun sa gitara. Since talagang dumadating naman yung panahon na kailangan palitan na rin yung string ng mga gitara natin. Pero isa pa guys sa na-encounter ko na issue na to, na issue sa gitara na to, which is hindi ko siya na-encounter dun sa una at pangalawa kong gitara. Isa pang issue na na-encounter ko dito is yung sa knob naman niya guys. Dito.
Ayan. Minaydi ko na sila guys na, unti-unti pong natatanggal yung mga nab. Baka naman RJ Guitar, may explanation kayo kung bakit nangyayari yun. Natatanggal po guys yung nab. Nakakarak siya. Parang nadudurog siya guys. Tas eto is pinalit, napalitan na po ito. Ayan, etong halos tong nasa taas guys, bagong palit na to ng knobs. Ito na lang yung hindi pa napapalitan. Yung may kita nyo yung may logo pa ng RJ. Ito guys, napalitan ko na to. So ito yung pakita ko sa inyo guys, yung knobs na binili ko. Ito po guys yung binili kong knobs. So hindi ka makakabili nun guys ng isang piraso sa guitar shop. Hindi ka makakabili ng knobs na isang piraso. So binili ko po siya isang plastic. Yan po ang kanyang itsura. Wow! So, yan po ang kanyang itsura, guys. Ayan. Binili ko siya isang plastic. Nalimutan ko na, guys, kung magkano to. Pero, so, bumili po ako ng isang plastic para kung sakaling madurog ulit yung mga knobs, may pampalit na ako agad. So far, guys, sobrang satisfied naman ako sa performance ng gitara ko na to. May plan ako bumili pa ng ibang gitara soon. Pero, hanggat eto nga, masaya pa naman ako sa kanya at later na lang ako magbibili ng panibang gitara. And price! Nabili ko po to guys sa halagang 8,000 pesos. Yung time na binili ko po siya noong year 2018, ang price po niya is 8,000 pesos. Included na po yung case niya. Yan, ito po yung case niya guys. Kasama na po yung case, 8,000 po all in all sa SM Mall of Asia. And then one more thing kapag bibili kayo ng gitara guys is huwag niyo na rin kalimutang bumili ng kapo. Kapo guys, ayan. Mahalaga tong kapo guys, lalo na kapag may mga kanta kayong tutugtugin ng mga maraming ipit-ipit. Much better guys na magkapo na lang kayo. Sound quality, let's check guys, sound quality. Okay naman yung tunog niya guys, bagong palit na ako ng string nito. Ng aking gitara. And I hope na may natutunan po kayo sa video na to. Kung nagustuhan mo tong video na to, baka pwede namang i-like mo na tong video na to. And don't forget to subscribe on my YouTube channel para updated ka sa mga kantong klaseng topic about music. And then for collaboration guys, mahilig po ako mag-collab sa mga friends ko. To be part of our community, pwede nyo po ako i-reach out through my Facebook page or Instagram account. At dun po natin pag-usapan yung mga collaboration na yan. At I hope to see you on my next video.